ang problema, yung resulta ng kasalanan, yung cancer ng kasalanan, masama talaga yung tinusok, masama yun. Nangyari kay David, wala naman nakaalam nun eh, tinan niyo yung resulta. Wala naman nakakita nung ginawa ni David eh, pero tinan niyo yung resulta. Naging cancer, nasira yung kaharian niya, grabe. Hintayin pa ba masira yung family mo? It desensitizes you. All these things the world is doing, tinatanggalan ka ng emotions sa mga totoong tao, sa mga taong karelasyon mo. Naghahanap ka na ng mga bagay na hindi totoo. Puro fantasy na yung laman ng utak mo. Yung mga totoong relasyon mo, sisira na. Nakakarindi lang kasi eh. Na makakarinig ka lagi ng, hindi, okay lang yan, okay lang yan. Kahit gawin mo yan, eh, anak ka ng Diyos eh. Eh, hindi. Kung anak ka ng Diyos na nga. Anak ka nga ng Diyos eh. Ayan, nang tinan nyo to. Oh, basahin nyo to ha. Oh. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, for crying out loud. When you are Christian, you're supposed to be doing good works, not to become a Christian, but because you are one. You are a Christian. You have been created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Is this impossible for us to pull off? No. Why? Because Philippians 2:13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Who works? God. If God works in you, sabi ni Lord, is there anything too hard for the Lord? If you are under an addiction, remind yourself, is there anything too hard for the Lord? Ang problema kasi, nag-i-enjoy tayo sobra sa kasalanan, nag-i-intellectualize na lang tayo. Naghahanap tayo ng palusot, gamit mismo yung Bible para mabawasan yung tama sa konsensya natin. Na kahit na mismo yung konsensya mo sinasabi, hindi mo yan dapat ginagawa, naghahanap ka ng palusot, and worst thing is, ginagamit pa natin yung Bible para i-intellectualize at para magdahilan na hindi okay lang. Hindi na to kita ni Lord kasi bayad na ni Jesus tong ginagawa ko. Let me remind you, nothing could be worse. Nothing is worse than doing evil in the Lord's name. Please, let us not disrespect the sacrifice of the Lord Jesus. The price He has paid is just way, way too high and way too precious for us to play around with it. Seryosohin mo naman si Lord. Seryosohin mo naman si Lord. May mga bagay tayong ginagawa na kung mahal mo si Lord, dapat hindi mo na ginagawa. Hindi, may righteousness naman ako ni Christ. Sakto, tama. Kaya nga dapat kaya mo nang hindi yan gawin. Kasi may righteousness ka ni Christ. Kasi when you delight, 37:4, Psalms 37:4, you delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. That means yung mga maling desire mo, mawawala yun. Bakit? Bibigyan ka niya ng tamang desire. Bibigyan ka niya ng tamang desire. I dare you and I challenge you. If you are going through something right now, if you're going through an addiction or a weakness, what you do is this. You spend more time with the Lord. Spend more time with Him. Spend more time with Him. And tell me if it's not true that He will remove the wrong desires in you and He will give you new desires. Because His promise is true that He will give you the desires of your heart when you delight yourself in Him. That means the desires of your heart will be coming from Him, not from anybody else. He will give you the desires of your heart. Bibigyan ka niya ng tamang desire. Hindi yung desire mo dati, nung hindi mo pa siya kasama, hindi yun ang ibibigay niya sa'yo. Ang ibibigay niya sa'yo yung desire na galing sa Kanya. Spend time with Him. Mag-bonding kayo ni Lord. Now tell me, balikan nyo ako. Sabihin nyo hindi totoo yung sinasabi ko. Pag naging close kayo ni Lord, you spend more time with Him, you are still aware. Alam mo pa rin itong kasalanan na to, pero wala ka ng desire. Mawawala, mamamatay yan, sinasabi ko sa'yo. Para yung mikrobyo eh. Hindi naman kailangan magalit ng alcohol sa mikrobyo para mapatay ng alcohol yung mikrobyo. Kailangan lang dumikit. Kung meron kang mikrobyo, dumikit ka lang kay Jesus. Si Jesus yung alcohol. Nagkakaproblema lang naman tayo pag pinipilit natin gawin sa sarili natin. Kasi hindi lang mahirap. Pag pinilit mong magbago sa sarili mo lang, I'm telling you, hindi lang yan mahirap gawin. Imposible po yung gawin. Pwede superficially, magbago ka 1-2 weeks, tapos balik ka na naman. Am I judging anyone here? No, because myself included, this is not easy. Christian life is not easy, I'm telling you, but it is worth it.